sa maingyarin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpo namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika at tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita sa hindi man daraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo po ang hari ng Israel. Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po pang lahat. Si Natanael, na mas kilala natin bilang si Bartholomew, no? Nung panahong yun, uso na rin yung dalawang pangalan eh. So si Bartholomew. Bangamat hindi natin siya masyadong kilala, wala masyadong naisulat tungkol sa kanya, ay siya'y pinagpala na tawagin ng Panginoon sa pamamagitan ni Felipe. Siya'y tinawag ng Panginoon at napabilang sa 12 apostol ng ating Panginoon. At isang magandang katangian dito na nabanggit ng Panginoon tungkol kay Bartholomew o kay Natanael ay hindi siya mandaraya. No? Hindi siya mandaraya. So, alam kasi ng Panginoon na meron siyang mga alagad. Meron din siyang alagad na mandaraya, gaya ni Judas Iscariote. Subalit itong si Natanael ay hindi mandaraya. Okay? At itong si Natanael ay tinawag sa pamagitan ni Felipe. Na? So, gusto kong pagnilayan itong puntong ito. No? Tandaan natin mga kapatid na tayo ay ginagamit din ng Panginoon, gaya ni Felipe, na tumawag sa pamagitan natin ay tatawag ang Panginoon ng mga taong nais niyang sumampalataya sa Kanya at maging alagad. Okay? Gagamitin din niya tayo, gaya ni Felipe, upang tumawag ng isang Bartholomew na naging santo, santo rin gaya ni Felipe. No? Kaya nga, sana tayo ay maging available at kumilos upang sa pamagitan natin ay magawang matawag o tumawag ang Panginoon ng mga susunod sa Kanya bilang mga alagad. At ito nga si Bartholomew, bagamat wala masyadong naipakitang greatness nung siya ay kasakasama pa ng Panginoon, subalit nagawa niyang ipakita ang kanyang pananampalataya, ang kanyang tapang nang sila'y isugo na. No? Nang sila'y isugo na. At itong si Bartholomew ay naging instrumento upang sumampalataya ang hari ng Armenia na isang pagano. Dahil kay Bartholomew ay sumampalataya itong hari ng Armenia na hindi ikinatuwa ng kanyang mga subjects, no? Mga subject nitong hari ng Armenia. At ito rin ang nagdala sa kanya sa kamatayan. Ayon sa kwento, si Bartholomew ay binalatan
no? Binalatan ng buhay bago siya pinugutan ng ulo. Kaya napakatindi ng parusang at pagpapahirap na ginawa sa kanya. At yun ang naging kanyang pagpapakita ng kanyang tapang at ng kanyang tibay ng pananampalataya. No? Kaya hingin natin ang panalangin itong si Bartholomew na nawa ay gaya niya. Huwag din tayong masasabihin ng masasabi din sa atin, hindi siya mandaraya. No? Isa sa katangi ang ayaw natin at ayaw din ng Panginoon ay yung mantaong mandaraya. Sapagkat ang mandaraya ay isang taong manloloko o manlilinlang. Magsitayo pang lahat.